sa feng shui daw, it represent abundance, wealth, and happiness. Hi guys! Welcome back to Heart Job Vlogs. For today's video po, plant haul naman tayo. It's a gardening day. Guys, kapag napupunta tayo sa mga bilihan ng mga halaman, talagang nakakainganyo, no? Kahit minsan hindi mo balak bilhin, talagang mapapabili ka. And okay lang naman din kasi medyo mura din naman to. Last year ang mamahal ng mga halaman na to. Si Mama talagang gustong bumili nito eh. Kaya sabi ko, sige, titingin ako sa Farmer's Garden Ma kasi maraming mga mura doon. Lalo na sa Tony's Plants and Clay Pot. Ang mamura ng mga halaman doon, doon ako madalas na bumibili ng mga halaman, pots, mga soil. Yun, ang mumura talaga. Ang nag-assist sa akin ngayon doon si Ate Norma. Shoutout sa'yo ate! Thank you po sa pag-assist! Hi guys! Andito ako sa Tony's Clay Pots and Plant. Andito kami ulit. Kasama ko si Ate Norma. Siya yung mabait na nag-assist sa akin today. Ayan! Bumili ako sa kanila ng rubber plant. Ayan! O, yung isa pa. Dito po kayo bumili ng mga plants at napakamura. At ang babait ng mga eh, yun na nga guys, sige, start na natin ang plant haul. Simulan natin tong gustong-gusto ni Mamang rubber plant, Black Prince. Sabi nga niya, swerte daw to eh. Napanood niya kasi sa YouTube na sa feng shui daw, it represent abundance, wealth, and happiness. In person, ang ganda nga naman talaga. Tingnan niyo yung guys, ang ganda, ang kintab ng mga leaves niya, ang kintab po ng mga leaves niya guys, tapos ang tigas. Maliit lang itong nabili ko. And guys, ang mura nito. Iko-compare mo sa ibang mga shop, ang mamahal. May mga 2,500. Pero medyo malalaki na yun. Pero kasi, pag ganitong kaliit, tapos marami na yung leaves, normally mahal na to eh. Pero dun sa Tony's Plant and Clay Pot, ang mura. 400 pesos po pala nabili ko siya. Yung sa akin, ito. Guys, ito po yung kay Mama. Mas malaki. Pero same price lang din siya eh. Ayan o. Black Prince din siya. Kaya sabi ko sa inyo, mura dun eh. Ang taas na pero 400 lang. Guys, yung pangalawang nabili ko sa Farmer's Garden kanina na talagang na-attract po ako. Nung nakita ko siya, na-attract talaga ako sa kanya. And nagandahan ako. Hindi ako familiar sa plants na to pero nung nakita ko siya, ewan ko. Ang lamig kasi sa mata eh. Ito guys. Ang pangalan daw nito is Aglaonema Tropical Marian. Tama ba guys? Please comment down below. Ang ganda niya guys eh. Tingnan nyo yung kanyang leaves. Oh my God. Hindi ko alam guys ah. Pero sobrang masaya ako kapag nakakita ng mga plants. Basta plant ang pinag-uusapan talaga naman, nagniningning ang aking mga mata. Yun nga ang sabi ng isa kong friend na kapag nagbablog daw ako, iba yung ningning ng mata ko. Parami na ng parami ang ating mga plants. Pero hindi naman darating yung punto na magiging parang ano na, parang forest na. De, gusto ko lang talagang marami nakikitang plants kasi tulad niya, nag-stay lang tayo dito sa bahay. So, hanggang sa pakiramdam na kahit papano, parang nasa labas na rin tayo, di ba? And happy ako dito kay Tropical Mayan na napakaganda. And sabi ng seller, habang lumalaki raw to, lumalaki din yung mga leaves niya. Yun ang ganda talaga, promise. And guys, yung pangatlo na nabili ko sa Farmer's Garden ay ang spider plant. Actually, last time ko pang gustong bumili ng spider plant pero that time medyo mahal pa. Then, si Mama rin ang nag-request na bumili daw ako nito ng spider plant para sa kanya pero bumili rin ako sa sarili ko. Para kasi ang ganda eh. And yun, papakita ko na sa inyo. Ayan guys, ang lush! Ang lush, ang ganda nitong pan-display. Iyahang mo lang siya. And ang dami niya ng mga babies. Ayan. Hindi na ako makita. Ayan guys, di ba? Ay, bababa ko po na to. Para mas makita nyo ng maayos.
Ayan, na nabili kong spider plant. Ang mura lang din ito, guys. 150 pesos lang siya. Ayan. Yung tungpat niya, bumili ako ng eto. Mahilig ako sa mga white pot. Gusto ko lahat ng pot ko puro white. Then, iriripat ko siya. Hindi na ako makita. Ayan. Ayan, guys. Ayan, ang ganda nitong napili ko. Ito, nabili ko lang to ng 70 pesos. Ayan. Ito, ang napaka-lush na spider plant. Before, guys, may nakita ako. Before, ang magkano yung 250, patas hindi pa siya lush. Kaya talagang hindi muna ako bumili. Dumidilim na, guys. Talagang sinihit ko lang talaga yung pagpa-plant haul ngayon para mapadala ko kay mama. And guys, yung last na nabili ko po is tong bamboo plant. Pinabibili rin to ni mama sa akin. And mura lang naman to din nabili. 50 pesos yung isang ganito. So, binilan ko si mama ng dalawa. Ilalagay niya lang daw to sa water. And binilan ko rin siya ng pebbles para ano, para kumpleto. Siyempre, magbibigay ka na de, kumpletohin mo na. Before po, yung nag-start yung pandemic, sobrang mahal ng mga halaman. Kaya nga noon, hindi hanggang tingin na lang. And kung ano yung meron si mama yun, binibigay sa akin. Mga napalago na ni mama sa mini garden namin doon, sa bahay namin sa Kainta. Yun, binibigyan niya ako para daw meron din naman akong halaman dito sa bahay. And ngayon, time naman na siya yung bigyan ko. Buti na lang malapit kami sa farmer's garden. And yun nga, ang maganda, hindi na ako magpapa-deliver. And mas maganda naman talaga, guys, kung pupunta ka mismo doon and makita mo in actual. Guys, wala po muna akong ma-share sa inyo ng mga care tips about sa mga binili kong mga halaman ngayon. Kasi, ngayon pa lang ako mag-aalaga nito. Pero, nag-research po ako. Normally, ganun naman talaga ang ginagawa ng mga mahilig sa halaman. Pag may gusto silang bilhin, nire-research muna nila para at least pag nabili na nila, alam na nila alagaan. Though, alam naman natin na iba-iba din ang gusto ng mga halaman, di ba guys? Pero, maganda na rin yung may alam ka kahit papano. So, according sa research ko, na itong rubber plant, eh maganda siyang ilagay sa living area. Guys, hindi daw siya magandang ilagay sa bedroom o sa bathroom. And yung watering naman niya is once every week. Or depende, ako kasi guys, ginagamitan ko ng stick. Teka lang, may stick ako dito. Guys, ako kasi, bago ako mag-water, ginagamitan ko muna siya ng stick. So, hindi ako basta-basta nagwa-water. Kasi mahirap na ma-overwater yung ating mga halaman. So, ang ginagawa ko, ayan, ito. Kung hindi ko siya sasalatin, ang ginagawa ko, example ah. Ayan, tinitusok kong ganyan. Ayan, kung ganyan na medyo may basa-basa pa, syempre hindi mo muna iwa-water. Kapag dry na, yun, i-water mo. Ito nga pala guys, binili ko siya ng naka-nursery pot. So, kaya bumili ako ng magandang pot. Hindi ko muna siya iriripat. Kasi, mas maganda kung maka-adapt muna sila sa bago nilang environment, bago natin sila iripat. Naisingit ko pa eh, no? So, saan na ba tayo? Ayun, about sa care tips, sa rubber plant na nabili natin. So, yun, yung watering is once every week or depende kung ano, check nyo po muna. Hindi po siya pwedeng ilagay sa direct sunlight. So, ilagay lang natin siya sa shaded area. Yun, pwede siya outdoor and indoor. So, kung indoor, normally ako, yung mga indoor plant ko, minsan once every 2 weeks ko lang silang dinidiligan. And ito naman, since nakapag-alaga na ako ng mga aglonema, kahit ilagay natin siya sa loob ng bahay, okay lang guys. Alam niyo yung aglonema ko doon. Minsan kahit na nagbabakasyon kami, for example, sa parents house, nag-i-stay siya sa loob lang ng bahay and okay lang, walang nangyayari sa kanya. So kahit nga naka-off lang yung light, so alam ko na magta-tribe to sa akin. Alam ko mabubuhay siya kasi may alam na rin ako sa pagki-care tips ng mga aglonema.
Guys, sa pagbibili naman po ng mga halaman, research po muna tayo, mag-canvas. Huwag po muna tayo agad-agad bibili. Kasi malay natin, meron pang mas mura, mas ano, sayang din kasi yung pera. Kahit na ako, based sa experience ko, like before last year, kahit gustong-gusto ko yung plants, talagang kung hindi kaya ng budget, hindi talaga ako bibili, guys. And then, good thing na this year, nagsibabaan yung mga plants. Yun, yung mga dream plants ko, nabili ko na. Nakakapagsisi kasi kapag, halimbawa, nakabili ka na, tapos meron palang mas mura. Ayun, kaya pigil-pigil po muna tayo, guys. Lalo na ngayon, maraming nagla-live selling. So, mag-canvas po muna tayo. And, highly recommended ko po yung Farmer's Garden dito sa Cubao. Yung Tony's Plants and Clay Pots, ang mumura and ang gaganda ng mga halaman. Ang healthy. Tapos, ang babait pa ng mga staff. So, guys, yun lang po ang video natin for today. Kasi ginabi na tayo. Talagang isiningit ko lang talaga itong pag-fill ng plant hall natin para maipadala ko na po kay Mama bukas. And alam ko, excited na siya, guys. Short video lang po kasi ilang piraso lang naman yung plant hall ko. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung happiness na nabibigay ng mga plants sa amin na mahilig sa mga plants. Yun, sana po nakapag-share din ako sa inyo ng konting tips na kung saan pwedeng bumili ng murang plants na mga gusto nyo. And marami pong salamat sa panonood at support sa Heart Gem Vlogs. Ingat po kayo palagi and please don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. Till the next vlog po, stay safe everyone! God bless us all! Bye!